Hello guys, ito i-hold ko na po sa inyo yung mga pinamili natin na dagdag kita, no? Mula High Commonwealth Market. Ito. Hindi siya ganun ka fast moving guys, pero malaki ang kitaan dito. Katulad ng sinabi ni Miss Teresa Bisaya sa kanyang vlog. So napanood ko yun. Shout out Miss Teresa Bisaya. So ito, dala-dala ko na yung listahan ko ng ating mga pinamili na hindi siya fast moving pero malaki ang kitaan. Ito yung mga non-food, no? Yung mga panggamit sa bahay, panggamit dito sa tindahan. Yun. So i-haul natin isa-isa. So unang-una na napaikip-nap eh. Naipakita ko na to sa inyo sa mga vlogs ko, yung mga ano, itong Scotch Brite. So, hindi ko sana siya bibilin, kaso, meron kasi yung Scotch Brite, yung 56 pesos ang bentahan natin, pero hindi siya ganun kasulit gamitin. Diba? Mura nga siya, pero madali siya matuklap yung ganito niya. Yung kulay, yung ba kulay yan? Green niya, diba? Kaya sabi nila, may nag-request sa akin isang customer na bumili ako ng ganito. Yung matibay na kahit mahal, pero pang matagalan. So, magkano ang Scotch Brite? So, kalahating dosena siya guys, 6 pieces. Ang halaga niya is, ang puhunan niya is 115. So, 115 divide 6. So, ang puhunan niya is, lumalabas na 19.1, sabi na natin 19 pesos. So, pwede na siya, so, pwede natin siyang ibenta ng 25 to 23 pesos. So, bahala na kayo kung magkano. So, hindi ko pa rin sure kung magkano ko siya ibebenta, no? So, basta ang puhunan niya is 19 pesos. And then, bumili rin tayo ng isang dosenang, eto, yan, toothbrush. So, naubusan na ako ng toothbrush. Isang dosena to eh. Ang puhunan naman niya is 156. So, 156, i-divide natin siya sa 12. Yan, malabas siyang 13 pesos. So, binibenta ko siya, guys, ng 18 pesos. Diba? So, may tubo na tayong 5 pesos. And then mga straw. So bumili ako nito ng 6, kalahating dosena yatang straw. 13 pesos each ang straw na to. So hindi kapag may bumibili, binebenta ko siya ng 16. Kasi ito yung madami-dami yung makapal-kapal yan, guys. Pero pangganit lang natin yun. So mabilis maubos ngayon yung mga straw and plastic soft drinks ko dahil maraming dumadayo sa aking tindahan. So 6 pieces 'yan ng mga plastic na straw. And then bumili rin tayo ng ito, scrubbing stainless. So sinabi ko dun sa Thai Boy na yung matibay, yung hindi nangangalawang kasi kasi meron nito guys, yung hindi maganda yung nangangalawang, 'di ba? Kapag nabababad sa tubig. Pero ito hindi. Tsaka hindi siya naghihiwa-hiwalay. So maganda 'to yung itong ganitong style ng scrubbing stainless. So bumili. So, ang puhunan natin dyan is 160. So, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang dosena. So, 160 divide 12. So, 13.3 po ang ating puhunan dyan. So, ang bentahan ko nyan is 20 pesos. And then, bumili lang ako ng foam. Ito, foam lang po kasi yung mga gumagamit na ito is yung panghugas ng basa, ano, paggamit lang nila sa motor. So, ang puhunan niya is 38 pesos. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12 again. 38 divide 12. Ayan. 3.1. So, bentahan niya is 5 pesos. Another straw. And then, stick glue. So, marami naghahanap sa akin. Ito, nabawasan na nga. So, yung ayan, may bumili ulit ng stick glue. Ang stick glue, guys, is 22 pesos, 10 pieces siya. So, mambenta ako sa kanya is 5 pesos. Ayan, so malaki ang kitaan natin dito, pero hindi ganun ka fast moving, di ba? And then, ito, mga nasa bag. Yung extreme. Yung extra strength na Epicasen. So, ang puhunan niya, so, ang puhunan niya, guys, is 32 pesos. So, binibenta ko siya ng 35. So, ano to? 5 pieces lang ng ganito. And then, itong Vicks, ayan. So, ang puhunan naman ng Vicks is 24 pesos. So, binibenta ko siya ng 30 pesos. And then, itong blackening shampoo. So, dalawang box na itong binili ko. Ayan. Ang blackening shampoo, guys, is 47 ang isang karton na ilang pieces to. 8 sachet. So 47 divide 8.
So, may 6 pesos ang puhunan niya. So, binibenta ko siya ng 10 pesos. And then yung bag, yung gusto ko sana yung may character pero wala sila nun. So, nabibili ko yun sa Pure Gold. Nakakalimutan ko lagi. So, ito, anti-septic bag. Ayan. Ang puhunan naman niya, yung 66 pesos. So, binibenta ko siya ng 2 pesos. So, 50 strips siya. So, meron kang 100. May 50 pesos ka rin na tubo. And then, blade. So, isang dosena lang din ang mga blade. Ayan. Ang blade naman is 25 pesos ang isang ganito, carton. Ayan. 25 pesos. So, ilang pieces siya? 10? So, pwede mo siyang ibenta ng 5 pesos, guys. Kasi 250 yung kanyang puhunan. Kasi ng Happy Cotton, 53 pesos. Bentahan ko sa kanya, guys, is 6 pesos. And then, cotton buds na, yan, yung medyo malaki. No, yung sumunod sa maliit. Ang puhunan naman niya is 90 pesos. 4.5. So, ang bentahan ko sa kanya is 8 pesos, guys. So, may 3 pesos na tayo. Isang ring ng coolers. Ang isang ring ng coolers ay 195 ang isang ring ng coolers, guys. So, 195 divide 20. So, 10 pesos ang kanyang puhunan sa isang bag. So, binibenta ko siya ng 13 pesos kapag may bumibili. And then, isang ring din ng plastic sure. Ayan, meron pa akong ano neto, meron pa akong stock. Pero, nagkumuha ulit ako kasi nga, magsa-summer na March, April, ayan, diba? So, dagsana naman ang ating plastic ng yelong bumibili. So, ang plastic sure is 330. So, 330 divide 20, ayan, 1650. So, binibenta ko siya, guys, ng 20 pesos. So, yung iba daw, binibenta to is 22 yung kada bag. Sa akin, 20. Okay na yun. And then, ito, guys, ayan. Bali, mayroon sa akin ahente o tao na pumunta dito sa akin. Nag-try lang ako nito. Pero hindi siya, ano, hindi siya max glow ang tata. Kunin mo nga yung isa, yung maliit. Natin? Oo. So, ito yung, ano, spring yung tatak ng isa. So, naupusan ako ng 1 liter. So, puro lang ako maliliit na lang yung aking naibabi. And may mga naghahanap ng 1 liter. So, bumili na lang ako doon. Total, ano, ganun din naman ang presyo. 29 pesos ang puhunan niya, no? So, binibenta ko siya ng 35 pesos. Ayan, yung Max Glow Liquid Dishwashing. Ayan. So, isang ano yan, kalahating dosena lang yung aking binili. So, sayang nga, kasi doon sa Nueva Ecija, pag ano namin, pag uwi namin, ang dami mga ano, marami kaming nakita o nadaanan na mga ganito, mga dishwashing liquid, na mga Downy. So, sayang kung alam ko lang pala na doon lang din pala yung bilihan nun sana. Nag-stop over kami sa mga store doon para kumuha ng mga ganyan, diba? So, sayang talaga. Pero next time, pag pumunta ulit kami yun, baka bumili na ako. So, worth itong mga to is 2,387. Tapos, bumili rin ako ng mga tinapay, yun nga ng fish crackers, ayun. So, lahat na pinamili natin, guys, kanina ko lang naikwenta yung mga nakaraang vlog ko. Nag-Commonwealth Market tayo, nag-Jackshine tayo. Ang lahat ng pinamili natin is umabot ng 21,000. So, may natira pa sa ating pera. So, kanina, dumating din si MP. So, tulog ako, ginising nila ako. So, sabi ko, kumuha na lang sila ng dalawang box ng litro tsaka isang box ng long neck. So, ang long neck na pala, guys, is 1,225. And then, yung litro is 1,602. So, binayaran nila is 4,428. No? So, hindi ako nakapamili sa Commonwealth ng mga sotanghon nga, ng mga miswa, ng mga... Ay, wala si Eloy. Hey, gotcha! Ng iba pang mga paninda natin kasi nga sarado. So, sabi ko, sa pita ko yung papasabay na lang ako ng sotanghon. Kahit sotanghon lang, kasi yun lang talaga ang wala ako. Wala no? Si Eloy. So, yun na guys ang aking ganap. Ito yung ating mga pinamili sa Commonwealth Market. So, kailangan ko nang i-vlog sa inyo para ma-display ko na siya. So, thank you guys for watching. Bye-bye! Andito na ang aking mother. Shout out! Wow! Kumakawa! Shout out! Kaya madali na. Pakita yung mukha mo. Sige na, sabi na shout out! Shout out! Shout out! Subscribe to my channel!
Ay, isa pa to. Manakikiips. Bye, guys!